well gista lang naman din po. So, yun nga, pipirmahan na o napirmahan na ni Pangulong Bongbong Marcos yung sa SIM card registration. Eto naman po, yung grupo ni Kanato, eh yan, nag-uumpisa na po sila mga kababayan na, kumbaga, okay na, napirmahan na. IRR na lang ang hinahanap ko. Ayan. So, napirmahan na. Diba? Eto na syempre, yung mga grupo ng sasalungat. Unang-una na po dyan, si Boss Nato. Eto, umpisahan na natin mga kababayan. Sabi dito ni Boss Nato sa kanyang Twitter, hilig din pala nitong matanda na to na mag-Twitter. Ano? Kung mag-Twitter, halos ano, kung mag-tweet, halos lima yata ang itinutweet sa isang araw o sampu eh. So eto, sabi ni Kanato, a month ago, kwentong bayan to, kwentong kutsero. A month ago, barangay personnel went to our house. Kumatok at nagtanong ng mga detalye tungkol sa akin. Grabe, saktong-sakto naman po. Ano? Saktong-sakto naman po yung pagkatok nung barangay, utos ng pulis sa kanilang bahay dito po sa usapin ng SIM card registration. Ibang klase, no? Itong mga pinklawan, eh, talagang natataon. Talagang saktong-sakto kung kailan sila, kung kailan yung mga proyekto ng gobyerno, meron silang laging kwento at merong laging kwentong kutsero para panabla. So, tuloy natin. Kumatok at nagtanong ng mga detalye tungkol sa akin. Wala ako sa bahay noon upon checking sa barangay. Request daw iyon ng pulis, o, di ba? So, kaya ako naman po linagay dyan sa ating thumbnail na, kumbaga, ang nakasulat dyan eh, Boss Nato, kinatok ng pulis. So, parang pulis na din po ang kumatok sa kanya, di ba? Iniutos lang sa barangay. Siguro, well-guessed na to. Secretary General ng mga well-guessed na to. Kaya, hayaan na natin, ano, baka sabihin na to, police brutality. Katukin lang natin sa bahay to, eh, baka sabihin, police brutality na ginagawa natin sa kanya. Alam nyo naman po yung mga yan. Mahilig magpaid sa exaggerated ng mga sitwasyon niyan. Oh. So, upon checking sa barangay, request daw iyon ng pulis. Pumunta pa talaga si Boss Nato sa barangay ano para alamin kung bakit. Ang makuha ang listahan ng VIPs. Eh VIPs naman pala eh. Baka gusto kang protektahan, boss. 'Di ba? Malupit si Boss Nato. VIP pala doon sa kanilang barangay. VIPs, their words. So, ayaw pang maniwala. Sana nga ang ibinilang doon sa VIP, eh, ayaw pang maniwala. So, request daw iyon ng police ang makuha ang listahan ng VIPs, their words, sa barangay namin para sa security. O, sana nga yung bibigyan ng seguridad. Alam nyo naman po, mga kababayan, ang ating gobyerno. Ano po? Masyadong mabait ang gobyerno natin eh. Bakit ko nasabi? Eh, kumbaga, miski kalaban ka na. Dahil nga merong mga cheche-boreche yung mga CHR dyan, eh talagang hindi basta-basta makakilos ang gobyerno natin. Dahil minsan, kadalasan, o ano pinaka-perfect word doon para sa CHR. Minsan, kadalasan, hindi nila nare-realize yata na ang nakakampihan nila, eh yung kung sino pa, yung mga masasamang loob. Ano po? Eh, Diyos ko. So sabi dito, para daw sa seguridad ni Boss Nato. So sa sinasabi ko na mabait ang ating gobyerno, eh talaga naman pati yung mga minsan kalaban na ng gobyerno, lumalaban na sa gobyerno, pero ang ating government is patuloy pa ding ibinibigay ng maayos yung kanilang karapatan. Di po ba? Ganyan po ang ating gobyerno ng Pilipinas. Hindi komot ikaw, nakikita ka namin lagi sa kalsada, sigaw ka ng sigaw dyan. Hawak mo yung mikropono o yung megaphone. Sigaw ka ng sigaw dyan.
laban sa gobyerno, eh, kumbaga, kakalabanin ka na namin lagi. Kakalabanin ka na namin sa kahit anong anggulo. Hindi po. So, ito pong kay boss nato, eh ako naniniwala po ako dito, mga kababayan, ha. Dahil nga yung Secretary General ng mga Welgista o tinatawag ng mga VIPs doon sa kanilang ano, marapat na tawagin mga VIPs po talaga. Mga high profile yan eh. Biruin nyo, napakadaming tawag dito? Tao ang nakakakilala at highlight natin, visit sa kanya. So, syempre, bilang isang taga nakatira sa loob ng barangay nila, eh gustong protektahan ng barangay at ng mga pulis. Yung ano niya, yung bilang siya, bilang Renato Reyes. Di po ba? Ayaw naman ng kapulisan at ng mga barangay na kung ano ang mangyari sa kanya dun sa lugar nila. Kaya po, so syempre, siguro inisip ko, pinapuntahan yan para masigurado yung kaligtasan niya. Pero isa pang naiisip ko dito, gawa-gawa lang nila to eh. Kaya lang hindi yata alam na mabubutasan yung wento na walang wenta ni Renato Reyes. Di po ba? So, tuloy. Eto. Asan ba yun? Ah, eto. Sa ilalim. Renato Reyes ulit. Aware ang barangay personnel na pulis ang nag-request ng information. Ayan ha. Ang nakakabahala, kahit ano naman eh, basta proyekto ng gobyerno, etong si Renato Reyes, wala nang ibang sinabi kundi nakakabahala, nakakatakot, labag sa karapatang pantao, yun lagi ang sinasabi ng hinayupak na to eh. So, sabi niya dito, ang nakakabahala lang ay hindi aware yung barangay na hindi sila dapat nagbibigay ng anumang impormasyon ng residente sa pulis. Okay? Yan nga po, siguro yun yung lagi natin sinasabi na pinapangalagaan ng ba? So tuloy, kahit pa para sa security o kahit anong mabuting intention ito. So dahil nga po yung sa SIM card registration, bago ka po makakuha ng isang SIM card, eh ang mangyayari po, kunyari bibili ka sa 7-Eleven ng SIM card, hahanapin po agad sa inyo yung identification card nyo o pagkakakilanlan nyo. Siyempre, nandoon po yung tirahan, nandoon po yung mismong pangalan mo, nandoon yung mga detalye kung saan ka matutunton agad kung sakali na ikaw ay may ginawang kabalbalan. Di po ba? Ganun po ang nais doon sa SIM card registration. Pero itong sinasabi ni Boss Nato, inihahambing niya yung SIM card registration dito sa wento niya na wala namang wenta. Hindi po ganyan. Hindi po ganyan ang intention ng gobyerno natin. Kasi po ako, sa lahat ng napuntahan ko na bansa, mga kababayan, eh talaga pong kinukuha yung it's either lisensya, basta po nakasulat yung pagkakakilanlan mo. Lisensya pero sa mga tourist dahil po sa mga kunyari mga expat na magtatrabaho sa bansa na yon, eh ang kadalasan po na hinihingi is yung passport, dahil hindi naman pwedeng pagkasalta mo dun sa bansa na yon, meron ka agad na ano, lisensya. So, pangunahin pong hinahanap agad yung passport mo. Pag sabi mo sa 7-Eleven, can I buy SIM card? Okay. Give me your passport, please. Ganun na po agad. Kasi ang layunin nito, eh kapag ikaw gumawa ng kalokohan dito sa bansa namin, ay nako, ang bilis namin mahuhuli ikaw. Hindi naman po kukuhanin ng gobyerno yung mga detalye na yon para mapasama po ang mamamayan ng isang bansa. Hindi po naman ganun.
Hindi naman po tayo komunista, mga kababayan eh. Yun nga po ang inavoid ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Kaya po naibaba at nailagay po ang martial law upang mapigilan ang paglaganap ng mga komunista at mga terorista. Di po ba? So ngayon, hindi naman po tayo ganung bansa, mga kababayan eh. Maayos po ang ating bansa na ang tanging hinahangad ng gobyerno is mapabuti, mapababa ang kriminalidad. Ayan, inisa-isa ko na. Mabubulol na naman ako kapag kami nabilis ko yan. Mapababa po ang kriminalidad sa ating bansa. So itong sinasabi ni Boss Nato, gusto niya na ihambing yung wento niya na walang wenta doon po sa sitwasyon ng SIM card registration. Di po ba? Maliwanag na maliwanag po. So ang gusto ng pamahalaan natin is mas masecure ang mamamayang Pilipino. Kung inumpisahan po ng ating gobyerno yung siguradid natin sa pagpapalakas ng laban kontra droga, kaya nga po 'di ba? Madami nagsasabi diyan okay na ngayon na nakakalabas na kami ng 10 oras ng gabi. Kung kailangan namin lumabas na kunyari may emergency, kunyari mayro o galing sa trabaho, hindi ka nakakabakaba. Di po ba? Hindi ka nakakabakaba kasi wala nang mga nagkalat o naglipa na ng mga adik. Bibilang na lang. At tapos, sila baliktad na po, bumaliktad na. Kung dati, yung mga sibilyan o tayo ang natatakot doon sa mga adik, eh baliktad na po. Sila na po ang takot ngayon. Kasi, dahil hindi na sila makaharap, dati lantaran eh. Di po ba? Kahit saan dyan, kahit saang lugar dyan. Dati nga, nung nasa Tondo kami, mga kababayan, gaganon-ganon lang yung ano, ginaganon-ganon lang yung maliit na naka-plastic na kalang mo tawas. Ginaganon lang sa harap ko. Eh, maliit pa akong bata nun. So, ngayon, wala ka na makikita mga ganon. Kaya yung mga nagtatrabaho sa gabi, umaabot ng alas 12, umaabot ng alauna na madaling araw ang uwi, eh wala nang kakabakaba po. Inumpisahan ng gobyerno natin yan sa pangunguna po ng ating mahal na Pangulong Rodrigo Duterte, mga kababayan. So ngayon, para mas masigurado, mabawasan lalo yung mga kidnapping, mabawasan lalo yung mga ito, yung kung saan yung mga scamming, di ba? Biruin mo naman, pinaghirapan mo ng matagal yung kunyari 20,000 pesos mo tapos makaka-receive ka ng isang message. Eh hindi mo alam na yung message na yun pang-i-scam pala. So sasabihin sa'yo, Mark Ramos, nanalo ka ng 500,000 pesos. So, siyempre, hindi ko nga po alam, di ba? Nanalo ka ng 500,000 pesos. Kung gusto mong maklaim ang iyong premyo, ganito, bibigyan ka namin ng account number at dito mo isend yung tax na dapat bayaran, which is yung 20,000 pesos. Eh, di ko alam. Sinend ko sa kagustuhan ko na mapanalunan yung 500,000. So, inisip ko kagad. Kung magsesend ako ng 20,000 dito, tapos ang makukuha ko 500,000. Eh tubo pa din. 'Di ba? Tubo pa din. Ano naman yung 20,000 doon sa 500,000? Eh hindi mo alam. Ano na pala? Tawag dito scam pala. So na dengue ka na. So yung mga ganong aktibidades po, nako, simpleng-simple lang 'yan sa mga scammer. Ang gagawin lang niyan, iipunin yung isang ang gagawin po niya mga kababayan. Magpapa-load, 'di ba? Merong
May Alltex network na load yata eh. Kung hindi ako nagkakamali po ah, may Alltex o All Globe, basta. Ganun, lahat maitetext mo na sa halagang siguro mga 20 pesos o 10 piso. Hindi lang po ako aware dun sa presyo. Tapos, isesend to me nila yon. Kukuhanin nila yung mga number o minsan manghuhula lang dahil sa dami ng number dyan sa Pilipinas. Isesend to me nila yon. Kunyari, mga 200 katao. O ilan pa. Gagawa sila nung ano, ikaw ay nanalo nung message na ganun. Ako si attorney ano, attorney walang case. Sendan mo ako ng 20 mil. Send mo yung 20 mil na tax dito sa napanalunan mo. Biruin mo, sa 200 taong sesendan nila dahil nga naka-only text eh. Maaari at posible na may mahagip. Diba? Sabihin mo nang makahagip sa 200 nakatao. Sabihin mo lang 0.5% na lang, isa ang mahagip, no? Isa ang mahagip doon sa pinagsendan ng 200. Diba? May 20 mil siya. Ganun pong kadali mang scam sa Pilipinas dahil nga po wala itong SIM card registration. Kumbaga, baka araw-araw nga bumibili ng SIM card yung damuho na yan eh. Para iba-iba ang ano. Iba-iba ang... Kumbaga, hindi agad... Kasi, syempre, ang mangyayari po doon, pag na-text mo na to, na-text mo na yung mga... Sabihin mo na, dahil sa sobrang sipag, naka-500 taong pinagsendan, eh kung talagang trabaho niya dan, di ba? Kung talagang trabaho niya yan, eh talagang aabot ng ganong kadami ang pagsesendan yan. So, mangyayari po, dahil buko na yung number na yung may pagkakakilanlan na. May pagkakakilanlan. Yung number lang ha. Eh kinabukasan po, bibili na naman ng SIM card yan. O, pagbilan niya ng SIM card. So, pagka nakabili na ng SIM card, okay na. O, message ulit. 500 tao. Makahagip na naman niya ng isa sa 500 tao. Sipag lang eh. Lalo na ang gagawin mo, send to many lang. 'Di ba? Napakadali po. Kaya ito pong SIM card registration na po ito. Ako ay approve po sa akin 'yan. Nakapunta po ako ng Singapore, nakapasok ako ng Amerika, nandito po ako sa Cayman Islands ngayon. Lahat po 'yang bansa na 'yan. Kinakailangan mo ng it's either passport o lisensya na kung saan kanila hahagilapin. Kung sakali man na may gawing kang katarantaduhan. Ganun lang po yan. Hindi naman po tayo ilalaglag ng ating government o ng ating gobyerno. Nakukuhanin yung detalye natin, kukuhanin yung address natin para ano. Ano naman mapapala ng gobyerno sa atin? Di po ba? Kung gagawa ng kalokohan. At isa pa po kaya nga po gobyerno ng Pilipinas yan. Kaagapay po natin. Sa araw-araw na pamumuhay po natin, inaayos po nila na maging maayos yung ating bansang Pilipinas. Tapos sasabihin ni boss na to, eh, delikado yan. Oh, meron pa dito, sinabi si boss na to, Renato Reyes Jr., sabi niya, hindi talaga dapat isakripisyo ang privacy sa ngalan ng security. Nako. Sa akin po mga kababayan. Kasi ang mga identity naman po natin is nadyan nasa government din po eh. 'Di ba? Simula pang ipanganak ka pa lang, may birth certificate ka na at meron ka ng kung ano-ano pa. 'Di po ba? May nangyari ba sa iyong masama? Pag sa gobyerno po, secured po ang ating privacy doon. Hindi po kagaya ito ng ibang tao na kinuha yung detalye mo, ibinigay mo, eh alam na yung pagkakakilanlan mo, alam na kung saan ka pupunta. Na, kumbaga, hindi ka sigurado kung saan gagamitin nitong pribadong tao yung detalye mo. Pero pag ang gobyerno po,
Ayos lang po yan. Ayos lang in a way na hindi naman tayo ipagkakanulo ng ating gobyerno. Di po ba? Kahit saang bansa po, miski po yung mga kayo po, mga OFW, na kagaya ko po na nandiyan sa ibang bansa, mga kababayan. Parehas lang din po ng sitwasyon. Bagkos, mga kababayan, ha? Ang katunayan po nito is hindi po nangunguna o hindi po ang Pilipinas lang ang mauuna na maglagay ng SIM card registration. Ako nga po eh, ang siguro ang pinaka-best na word na masasabi ko dyan is ang SIM card registration sa Pilipinas ang pinakahuli. Tayo na lang po yata ang walang ganyan. Di po ba? So, kumbaga, kung lahat is ang purpose is para talagang mabawas ang kriminalidad sa ating bansa, masigurado na yung araw-araw na pamumuhay ng bawat Pilipino ay maging maayos, eh go po tayo dyan. Nakikita naman po natin yung pagkakasunod-sunod. Diba? Yung pagkakasunod-sunod, simula nung war on drugs ng Pangulong Duterte, itunuloy ng Pangulong Marcos. Eh kahit, ayan nga po, kahit nga po yung anak ng Justice Secretary, eh, diba? Tiklo pa din po. So tuloy natin to sinabi ni Renato. Sabi ni Sir Ernesto Chua, bakit kinatok lang? Arestuhin na. Eh, yung nakalagay po dyan sa thumbnail, uulitin ko, nakalagay po dyan, kinatok ng pulis, kasi po, ang wento ni Nato na walang wenta, wento ni Nato na walang wenta, is kinatok sila ng pulis, kinatok sila ng barangay, at itong pagkatok ng barangay is utos ng kapulisan para kuhanin ang impormasyon ng mga VIP daw sa kanilang lugar. So, yun po yun. Kaya, syempre, sabi ko, o, ibig sabihin, pulis pa din ang nagpakatok. Pulis pa din yung kumatok, di ba? So, wala pong ano dyan. Wala pong mali dyan. So, kahit sino ka pa, may karapatan kang mamuhay ng pribado at hindi dapat basta na lang nakukuha ng mga otoridad ang impormasyon tungkol sa iyong tirahan, komunikasyon, at iba pang aktibidades. Mga kababayan, ito pong huling sinabi ni Boss Nato, ayan. Kumbaga, wala naman nangyayari sa atin eh kapag alam po ng ano ng gobyerno yung ating mga identity. Talaga pong so patunay lang po ito na talagang para lang po mabawasan ang krimen, mabawasan yung mga pang-istikam, mabawasan ang mga terorista. Kaya po yung SIM card registration ay ipinupush. So sa akin lang po, ako, kagaya ko po, pag-uwi ko ng Pilipinas, pag-uwi ng pamilya ko sa Pilipinas, eh kung may SIM card registration, ako, pabor na pabor po ako dyan eh. Baka ibigay ko pa yung lisensya ko, nakangiti pa ako eh. Kasi alam ko na yung pagkuha nung identity ko, yung pagkuha ng mga detalye ko kung saan ako nakatira, eh para sa siguridad ko din po, sa siguridad ng mga anak ko, sa siguridad ng misis ko. Ganun lang po yun. Kung, eto na lang, kung ikaw ay may tinatagong kalokohan, siguro po yun yung mga tao na takot, matuntun kung saan sila namamalagi. Totoo po o mali? Di ba? Kung ikaw ay may tinatagong kalokohan, siguro doon ka matatakot na ibahagi sa autoridad yung mga impormasyon nito. Pero kung wala kang ginagawang masama, bakit ka matatakot? Ang gobyerno naman po natin, ang mga kapulisan po natin, alam nyo, dapat nga po, although nahahaluan ng mga bulok dyan, may mangilan-ngilan pong mga bulok na kapulisan, meron pong mangilan-ngilan
nabulok na kasundaluhan. Pero po, alam nyo, kapag ka, ano, sa ibang bansa, pag nakakasalubong po yung mga yan, ang sinasabi po, salamat sa iyong serbisyo. O sa English, thanks for your service. Ganun po. So sa atin din po, ganun po yung mga kapulisan natin. Ibalik po natin yung tiwala natin sa kanila. Dahil hanggang ngayon naman din po, sila pa din po ang patuloy na nangangalaga ng peace and order sa ating bansa, sa Pilipinas po. Diba? So,